Hi all, we're excited to share with you our pangalawang yakap today as part of our feature leading to our live stream tomorrow. A member of Yakap Sining himself, a couple, lovely couple, all the way in the mountains of Batanes, beautiful Batanes. Creative Hub. Creative Hub was founded by Awee and Ms. And it was formed with the thought of making an encouraging atmosphere available for emerging creatives. The hub was also designed to be a meeting place for art enthusiasts to explore the possibilities of collaboration, brew ideas, and simply to show love. So, what better way to send out yakaps to all of you by inviting and sharing with you their art? Awee is here with us. Hi mga kasining, ako si Awee Abelador, isang full-time artist na naka-base dito sa Batanes. Ang art ko usually ay appreciation ng beauty ng aming Indonesia. And as well as mga kwento at mga observation ko sa mga nakikita ko. At dahil kilala ang Batanes sa bahay ba ito, ipipinta ko rin ko para sa aking batay. Today is another part of our pangalawang yakap para sa inyong lahat, leading to our live stream tomorrow. And I'm so proud to introduce to you a member of our Yakap Sining team, sending you a lot of love through his art, together with his wife, Mitzi, as part of the Creative Hub. And Mitz and Awee, actually,
were the ones who formed this with the thought of making an encouraging atmosphere for everyone to create, and most of all, you know, for possibilities of collaboration and brew ideas, and simply just to show love all the way in our beautiful countryside. Sa punot dulo ng Pilipinas, Batanes. Ayan, ladies and gentlemen, say hi to Awee. Hi, Awee. Hello po. Hi. Greetings from Batanes. Awee is an amazing visual artist. In fact, he and his wife designed our logo in just simply one day. Alam mo, medyo yan ang aking frustration, mag-drawing. Mag-design. Napag-aaralan naman po. Yan ang magandang pakinggan. So, Awee, yes. Kaya ng sinabi mo, napag-aaralan at natututunan, saan ba dapat hanapin yan? I mean, how do you know when you can draw and create and paint? I mean, saan mo na umpisahan lahat yan? Bale, ano po, since nagko-conduct din po kami ng workshop, parang ang unang requirement ko is as long as interesado, gustong matuto, may chance na matutunan niya talaga pagdo-drawing, kasi ano siya eh, napapractice mo siya, then as you keep on doing it, repeating it, parang muscle memory na rin po na natitrain mo yung mata mo tsaka yung kamay mo na ano, kumbaga eye and hand ano coordination siya. So matututunan po kahit yung pagpe-paint po. At saka yung mismong styles, no? Kasi ako talaga pag nag-drawing sticks, stick figure. Nag-start din po ako doon. No kidding. Kailan ka ba nag-start? Bata pa po, yun, stick drawing. Then, nung nag-move po kami dito sa Batanes, bumalik kami kasi my mom is here talaga from Batanes siya. Then, nag-start ako elementary, nag-drawing ako. Then, from stick, meron ng mga form. Then, nagka-interest talaga ako nung approaching high school na ako eh. Then, may painting din po yung ano high school. Then, doon ako nag-decide na mag-fine arts na ako sa college. Then, doon, from here, lumuwas ako. I spent 6 years sa Manila. Nag-aral ako ng fine arts. Mm-hmm. Then, bumalik po dito sa Batanes. Then, I decided to stay here. Why not? So, parang kumbaga eh, na-nurture yung hilig mo without realizing that you have that passion until you were exposed to it sa high school. Ganun ba? Yes. Yes. Apo. So, importante din na maging exposed ka rin and believing in yourself that you can do it. Gaya ng sinabi mo, the eye and hand coordination. Kumbaga, it is through seeing a lot of things and opening, di ba, your mind to what you see. Minsan, nasa beach ako, Awee, nakakita ko ng magandang sunset. Tsaka ng clouds, sabi ko, ay, ang sarap i-painting ito. Yung tipong hirap lang i-capture mismo yung reality dun sa painting, it seems a lot. But kanya-kanyang style, like I said, pwede rin naman mag-abstract painting, di ba? Yes, pwede naman po. As long as it's an expression of something inside, di ba? Yes. Pero your form of art is illustration, basically. I can illustrate po, then painting, kung ano nakikita ko, like dito kasi sa Batanes, ano eh, ang daming pwedeng i-paint dito, 360 degrees pwede yung mag-paint. Then tulad po nung sabi nyo, yung style, madedevelop po yun as, ano eh, as you keep on painting eh. But I think kung ano, yung importanteng, isang importante sa art is the way you, ano, you express yourself. Kasi ang pagpe-painting po, ano siya eh, therapeutic siya. So, dapat hindi ka ma-stress. Yun yun. Just, yes. Kasi pag na-stress ka, ano eh, hindi mo na ma-enjoy yung process ng painting. Saan ka nakakakuha ng inspirasyon aside from being in Batanes?
of course, iba rin yung environmental factor. Does that have a lot to do with it ba? I think, yes. Yun po yung una. Kasi nung high school years po, mga landscape, seascape, ganun. Then, nung nag-college na po ako, eventually, I stumbled into surrealism. Mm-hmm. Then, dun ko na po, ine-express yung mga story na nakikita ko, na-observahan ko. Ayun. Yun, medyo seryosong na po yun pag nag-surreal na po ako. Wow! Yun ang magandang tignan din. We'll feature that also. Sana we have all the different artworks that you've created in the past para mapakita natin sa ating mga niyayakap ngayon. So, Awee, you mentioned being in Batanes, maganda, and you have beautiful scenery and you get a lot of inspiration from that. So, importante yung environmental factor ba? Yes, I think malaking factor po yung nasa Batanes ako. And at the same time, kung saan man yung kung nasaan man yung nagpe-paint or yung artist, malaking factor yung environment sa ginagawa niya. Kaya minsan yung ibang artist nagpe-paint siya ng dark or medyo malungkot ganun. Kasi somehow parang yun yung nagiging hugot mo sa pagpe-paint. Yung kung ano yung nasa paligid. Yun na nga. So, sa sitwasyon natin lahat, ano ma-advise mo ngayon na hindi naman din lahat ng tao nasa magandang kapaligiran na nakakahinga ng magandang simoy ng hangin and we're all locked down. Yeah. And therefore, we're doing this campaign, Yakap Sining, so that, we can use art as a tool. So, ano ma-advise mo, lalo na sa concrete jungle? mahirap talaga. Hindi ko ma-express yung hirap dyan kasi for us here, at least nasa island kami and kumbaga malayo kami sa main city. We have the mountains, we have the sunset, sunrise, sabi nyo nga po. Ang masasabi ko na lang or advice ko is somehow find inspiration. It's good na we have the technology, we have the internet. Pwede tayong tumingin-tingin sa mga magagandang nakapost and sa mga friends natin siguro. Then another thing is keep on creating. Sabi ko nga stay at home and paint. Yun yung parang sinasabi ko. Or kahit hindi painting, mag-drawing sila, ano man yung form na comfortable sila, make music. May mga kaibigan kaming artist na iba-iba yung ginagawa nila. At least, meron silang, stress reliever or may ginagawa sila, pinagkakaabalahan nila para malibang sila. Let's invite everyone also to continue to create and not to forget to send out their entries and share. Yes. Write mo sila. okay. So yun, iniimbitahan po namin kayo na sumali sa aming movement, yung Yakap Sining. Maging inspirasyon sana yung paglikha ng sining sa inyo bilang outlet nyo habang nasa ganitong sitwasyon tayo. Pwede niyong gamitin kahit anong available sa bahay niyo. Pwedeng lapis, kung anong nandyan, ballpen. Okay, as long as ma-express niyo and gumawa tayo ng record kung ano yung nangyayari ngayon. And maging optimistic tayo na hindi tayo may iwan sa ganito and we can look forward sa mas magagandang mangyayari pa. And yun, don't forget to use the hashtag YakapSining, paglikha sa paghilom. And virtual yakap para madali namin kayong makita. Okay, Awee, super thank you again. And thank you din po. Well, I'm looking forward now to the final feature. And of course, we are happy to be a part of this movement, Yakap Sining. Oh, I'm so happy. We can inspire people na gumawa, lumikha. Yan, para sa paghilom.